Arts 2, Quarter 3, Week 1. Paksa iba't ibang anyo ng imprenta. Layunin ng araling ito na maiambing mo ang mga bagay mula sa kalikasan at mga bagay na gawa ng tao sa pamamagitan ng kani-kanilang imprenta. Tingnan ang mga larawan ng iba't ibang bagay. Maari ba silang gamitin sa imprenta o pagtatak ng marka? Tama. Bakit o bakit kaya hindi? Ano ang kanilang pagkakapareho? Kagaya ng sibuyas na hati, katawan ng puno, mga barya, suklay. Naisip mo na ba kung saan-saan sila nagkakapare-pareho at saan-saan sila nagkakaiba? May mga bagay sa kalikasan ang hindi patag, ngunit maaaring hiwain o hatiin sa gitna upang magkaroon ng patag na bahagi. Sa pamamagitan nito, masisilayan ang panloob na kaanyuan ng mga bagay na may kani-kaniyang likas na ukit at kurba. Mayroon ding mga bagay na gawa ng tao na maaring gamitin bilang pantatak ng imprenta. Isa sa pinakahalimbawa ay ang swelas ng sapatos. Hindi ba't kapag malakas ang ulan at ipinasok natin ang ating sapatos mula sa labas papunta sa loob ay nagmamarka ito sa sahig natin? Ilan pa sa mga halimbawa ay ang nilamukos na papel. May mga botones na iba-iba ang disenyo, panala, susi na may ukit na bahagi o umbok na bahagi. Kung lalagyan ng pangkulay bilang pantatak ang patag na bahagi ng bagay na ito, ang kanilang mga likas na ukit o kurba ay maaaring makapagdulot ng kani-kaniyang guhit, marka o disenyo sa imprenta. Ang mga bahagi hindi nilagyan ng pangkulay ay hindi makalilikha ng marka, kahit pa ilapat ito sa ibang bagay. Ang mga bagay sa paligid ay may kani-kanyang laki o lapad, hugis o anyo, at pagkakayari. Upang maipakita ang mga karakteristik ito sa resultang imprenta, kinakailangang malagyan ng pangkulay ang mga nakausli o nakahulmang ukit nito. Tandaan, mas mainam gamitin ang mga bagay na may patag o bahagyang may patag na bahagi bilang pantatak. Kung walang krayola, maaaring gamitin ang tubig na hinalo sa kape, lupa, harina, pulbo, dagta ng mga dahon at puno, o kahit na ang katas ng iba't ibang prutas. Ngayon, isulat mo ang letrang K kung ang kagamitang pang-imprenta ay mula sa kalikasan at isulat ang letrang T kung gawa ng tao. Gawin mo ito sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, letrang K ang sagot. Para sa ikalawa, daon ng bayabas, ano ang iyong sagot? Tama, ang sagot ay letrang K. Para sa number 3 o ikatlo, takip ng bote. Ito ba ay
galing sa kalikasan o gawa ng tao. Tama, kung ang sagot mo ay T. Ang ika-apat kaya ang barya, tubay kalikasan o gawa ng tao? T ang sagot sa ika-apat. Para sa ika-lima, balat ng puno. Ito ba ay mula sa kalikasan o gawa ng tao? Ang sagot ay tama, letrang K. Magaling! Palakpakan ang sarili. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, lagyan ng gitling kung ang bagay sa larawan ay patag na bahagi. Lagyan naman ng arko kung ito ay walang patag na bahagi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Maya-maya, iwawasto natin ang iyong sagot. Sa unang bilang, gitling. Dahil ito ay may patag na bahagi. Dalawa. Hati ba ang atis? Ibig sabihin, ito ay walang patag na bahagi. Kaya ang sagot ay arko. Tatlo. Patag o walang patag ang bola? Ang sagot ay wala, kaya dapat arko ang iyong sagot. Ika-apat, ang tinidor, may patag o walang patag na bahagi? Ang sagot ay gitling, sapagkat ito ay may patag na bahagi. Kung nasagot mo ang lahat ng mga ito, palakpakan mo ang iyong sarili. Mahusay na mahusay ka sa pagkilala ng mga ito. Ngayon, para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, isulat ang tama kung ang bagay sa larawan ay nakalilika ng iba't ibang guhit o linya sa imprenta. Isulat naman ang mali kung ito ay nakalilika lamang ng payak o bakanteng imprenta. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Para sa unang kasagutan, ang tamang sagot ay mali. Pagkat ito ay walang disenyo. Ikalawa, ang sagot ay tama, sapagkat ito ay may bahagi na walang buto at meron namang may buto. Nagkakaiba-iba sila ng disenyo. Para sa ikatlo, tignan mo kung tama ang iyong magiging sagot. Ang balahibong ito ay makalilikha ba o hindi na maraming imprenta? Ang sagot ay tama. Magaling! Ika-apat, ang pinakabibig kaya ng baso. Ano kaya ang malilika nito? Iba't ibang guhit ba o yung payak lamang? Naisulat mo na ba ang iyong sagot? Iwasto mo nga ang tamang sagot para sa bilang apat ay mali.
sapagkat payak lamang ang magagawa ng disenyong ito. Pulos bilog. Ano-ano ang maaaring gamitin sa pag-imprenta? Ang mga maaaring gamitin sa pag-imprenta ay maaaring mula saan? Maaaring mula sa... Tama! Kalikasan o gawan ng... Tao! Ulitin ko ang tanong. Ano-ano ang maaaring gamitin sa pag-imprenta? Sabayan mo nga akong basahin ang kasagutan. Ang mga maaaring gamitin sa pag-imprenta ay maaaring mula sa kalikasan o gawa ng tao. Para sa karagdagang gawain, sa tulong ng iyong mga magulang o nakatatandang miyembro ng pamilya, sundin ang mga sumusunod na hakbang sa larawan upang makalikan ng isang imprentang may mga guhit o linya sa disenyo o marka. Tiyakin na mayroon kang mga kagamitan sa paggawa ng mga sining na ito. Simple lang. Tinidor, puting papel, toyo, mangkok o di kaya ay platito. Maging malinis sa pagsasagawa ng gawain ito. Pagkatapos magawa ito, patuyuin ang iyong output o nagawa sa mainit. Tandaan mga bata, ang sining ng imprenta ay nakapagpapayabong ng pagkamalikhain at pagkamaparaan ng isang tao dahil sa dami ng magagawang kombinasyon o kombinasyon nito. Hanggang sa susunod, salamat at maligayang pagkatuto!